Ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Pero bakit nga ba may mga taong na maghihintay ng pagbagsak mo? Kailangan nga ba talagang may bumagsak para tayo lang ay umangat? Hindi ba po pwedeng happy ang lahat? Hindi ba po pwedeng pare-pareho tayo umangat? May sapat na biyaya para sa isa't isa. Kaya kahit i-bless ang isang tao, kung mag-alala, may blessing din na kalaan para sa iyo. Hindi ka mawawalan. Ang dami. Hindi ka maubusan. E ano kung yung prospect mong customer ay nakuha niya? Kung mag-alala, marami pang ibang customers. Kung ikaw ay doktor, hindi lang naman isa ang pasyente. Kung ikaw ay nag-aari ng butika, hindi lamang naman iisa ang may sakit na kinakailangan ng gamot, di ba? Kung ikaw ay guro, marami kang po pwedeng maging estudyante. Ganun din ang pare. Marami kang po pwedeng maging parokyano. Mas marami pa ang po pwedeng maniwala at tumangkilik sa'yo. In the same vein of thought, bakit ka makikipagkompetensya sa isang tao? Bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo sa isang tao, gayong hindi ka naman sigurado kung ito ay faithful at loyal sa'yo? Akalain mong masaya daw siya sa feeling mo? Pero bakit ganon? Masaya din siya sa ibang tao. Ano yan? Sadyang masayahin lang ang nobyo mo, ang nobya mo? Kapatid, sabi nga nila, there are many fish in the sea. Marami pa. So, hayaan mo siya kung saan niya gusto. At sabihin mo na lamang sa kanya, sige na, alis na. Marami pang gustong pumila. Seriously, yun yung katotohanan eh. Maraming biyaya ang para sa isa't isa'y nakalaan. Hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan. Pero bakit nga ba sa kabila ng katotohanan ito? May mga taong nagnanais pa rin na makuha ang meron ka o kaya ay magsaka. Well, for one, inggit. Kasi yun naman ang ginagawa ng inggit. Ang mas nakikita mo, yung meron ng iba na wala ka. Kaya gusto mo na bumagsak siya sa pag-aakalang pag bumagsak siya, ang biyaya na meron siya ay mapapasayo ng talaga. Wrong! Sapagkat kung ano man ang biyaya na para sa kanya, ay walang kinalaman sa biyaya na para sa iyo. They were somehow ordained by God to have that, just as you were also ordained to have what you have. Kaya kahit bumagsak pa siya, walang masyadong magiging magandang epekto ito para sa iyo. Sapagkat ang blessing na para sa kanya ay walang kinalaman sa blessing na nakalaan para sa iyo. Eh kaya lang, yun nga po ang problema sa taong maiinggitin. Ang focus niya ay yung wala siya na meron ang iba. Hindi niya pinag-uukulan ng pansin, ano ba ang biyaya ko? Ano ba ang magagawa ko? Ano ba ang talento ko? Ano ba ang plano ng Diyos para sa akin? Why? Because it will take much time. It will take great sacrifices. It will take many efforts on his, on her part. Mahirap yun. Kaya mas madali para sa isang taong maingitin, hintayin ko na lang ang pagbagsak mo kaysa magsumika pa ako ng sarili kong sakripisyo. Ayun. Kaya yung mga taong maingitin at yung mga taong hinihintay lamang ang pagbagsak mo, ito yung mga taong duwag at tamad. Duwag kasi hindi lumalaban ng patas. Tamad kasi ayaw magsikap. In connection with this, gusto kang bumagsak ng ibang tao sapagkat dahil sa iyo, may pressure sa kanila. Dahil sa iyo, lumulutang yung mga kapintasan, kakulangan, and worse. Tamara nila. Pinagbubuti mo yung trabaho mo eh. Sila hindi nila pinagbubuti. Ginagalingan mo eh. Sila hindi nila ginagalingan eh. Nagsisikap ka eh. Tamad sila eh. Eh gusto nila, bumaba ka. Kesa magsikap pa sila, bumaba ka na lang. Para pare-pareho na lang. Natatandaan ko dati, hindi ko alam kung ako ay nasa high school noon o nasa elementary. Pero minsan lang naman ito'y nangyari. Yung mga kaklase ko, parang kasama pa ako dito. Sabi namin, Walang magre-review ah! Walang magre-review! Para lahat tayo pare-pareho ng Scott.
Lahat ayaw mabagsak. Pag may nag-score ng mataas, humanda kayo. Oh, you see? Ganun lang yun. So, yung paghintay ng pagbagsak ng kapwa, somehow, is a form of a cover-up ng ating mga kapintasan, kahinaan, kakulangan, at katamaran. Hindi ba't yan ang sistema kay Kristo laban sa mga scribe at pariseo? Busit na busit sila kay Kristo. Bakit? Sapagkat dahil kay Kristo, nahalalantad kung sino sila. For sure, para sa isang ordinaryong Hudyo na nakaka-appreciate lang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo, naisip nila, pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay ganyang mangaral. Pwede palang isang guro tulad ni Kristo ay makatao. Pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay mas makapagparamdam ng pagmamahal sa akin ng Diyos kahit makasalanan ako. Bakit hindi ganun yung matagal ko nang itinuturing ng mga scribe at pariseo? Bakit hindi ganun ang mga ito? Matagal na pala nila kaming niloloko. Kaya galit na galit ang mga scribe at pariseo ng Kristo. Pero tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Tuloy lang siya. At ganun din ang dapat natin gawin. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Yung pagtahak mo sa path na inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung mission mo. What God wants you and intends you to be. Sapagkat kung ano man yon, ay dahil makapag-i-inspire ka ng maraming tao sa iyong panahon at sa mga darating pang panahon. Masyado kang maraming mahalagang dapat gawin na bagay para sayangin mo sa mga taong walang magawa sa buhay. Masyadong mahalaga ang panahon mo para sayangin sa mga walang kwentang tao. Sa huli naman magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang talagang gumagawa ng kanilang misyon at ng kanilang trabaho. At hindi mo trabaho yon. Hindi mo trabaho ang magpatunay ng sarili mo sa ibang tao. Trabaho ng Diyos yon. Iaangat ka niya sa harapan ng mga taong gusto kang bumagsak. Ibe-bless ka niya sa harapan ng mga taong sa likod mo ay maraming sinabi at tinakda. Yes? Tama? O pwedeng for quite some time sila ay magtagumpay, mapabagsak ka, siniraan ka? Pwede naman. But not all the time. Kasi ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Mabababa yan, mapapabagsak yan minsan, pero laging pataas ang direksyon yan. Samantalang ang mga taong duwag at tamad, inggitero, laging pababa ang direksyon yan. Yung mga taong laging nagsisikap, mabubuhay at mabubuhay sila. Samantalang ikaw, na inggitero, inggitera, na nagnanais na ang kapwa mo ay bumagsak, mamatay at mamamatay ka. Masasadlak at masasadlak ka sa dusa. Ngaya nga, mamatay ka sa inggit, sabi nga nila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Sapagkat hindi mawawala ang mga taong ganyan talaga. Sila ay hindi naman talaga masasamang tao. Sila ay ginagamit lang ng Diablo upang i-distract ka sa mga mabuting ginagawa mo. Kaya hindi sila ang tunay mong kalaban. Ang tunay mong kalaban ay ang champ. Nagpasasaan ba't makikita rin naman nila na mabuti at tama ang ginagawa mo?